Halos 15 oras ang siksikan at balyahan ang tinis sa mga deboto sa pagbabalik ng translasyon ng imahen ng Poong Nazareno. Kumpara sa mga nakalipas sa taon, pinakamabilis ang prosesyon kanina. Tuloy-tuloy ang usad ng andas kaya nagkaroon kahit nagkaroon pa ito ng ilang aberya. At live mula sa Quiapo Church, nasa front line ng balita niyan si Camille Samonte. Camille, marami pa bang deboto dyan sa oras na ito? Maghahating gabi na pero napakarami pa ring deboto ang nandirito sa simbahan ng Quiapo kahit na ibalik na yung imahen ng Poong Itim na Nazareno. Base sa crowd estimate, higit 6 milyong deboto ang sumama sa traslasyon. Ito rin ang pinakamabilis na traslasyon sa nakalipas na taon. Eksaktong 14 hours, 59 minutes and 10 seconds ang prosesyon ng imahen ng Itim na Poong Nazareno mula Quirino Grandstand papuntang Quiapo Church. Ito ang pinakamabilis na traslasyon sa nakalipas na taon. Isang oras na mas mabilis yan kumpara noong 2020. Pinakamatagal naman ay noong 2012 na umabot ng mahigit 22 oras. Damang-dama ang pagkasabik ng mahigit 1 milyong debotong sumama sa prosesyon. Mag-aalis 5 ng madaling araw kanina na magsimulang lumarga ang andas mula Quirino Grandstand. Nangibabaw ang liwanag ng imahen sa gitna ng dagat ng mga deboto. Bumuhos ang emosyon at bumuhos din ang ulan. Nag-moist pa nga ang salamin ng andas kaya lumabo ang imahen. Pero di niya natinag ang mga sumasampalataya. Tila basbas daw ng Nazareno ang ulan. Itong panahon na to, hindi naman talaga tag-ulan to. Nakakatuwa dahil yung blessing nga ngayon, pinaramdam ng mahal na Senyor na eto na talaga. Simula na ulit ng translation to. Kahit umulan man siya, talagang ako'y pupunta. Blessing mo sa atin lahat yan. Hindi tayo bibigyan ng ganyan kung tayo'y hindi magpapanata. Karamihan sa mga deboto na kayapak na simbolo raw ng kanilang pagpapakumbaba. Mas mabilis ang usad ng andas ngayong taon. Umaga pa lang, nasa Arlegui Street na ang andas ng Nazareno. Kahit pinagbawal na ang pagsampa sa andas, maraming deboto pa rin ang hindi nagpapigil. Marami ring deboto ang naghagis ng panyo o bimpo at inayaan ng mga hijos del Nazareno ang magbahid nito sa andas sa kahinagis din pabalik sa kanila. Wala pang alas 3 ng hapon, nakarating na ang Poon sa San Sebastian Church. Ang ilan, isinama ang kanilang mga anak. Ang sacrifice na medyo mahirap, na masaya kasi mahirap of course, ay hindi lang sarili ko ang iisipin ko ngayon. I need to also to look my children, yung tatlong anak ko, lagi ko silang titingnan, check. Naramdaman ko na they are happy kasi yun nga, itong Poon na to, bantay din namin sa bahay namin. They're always asking naman me kung sino siya. Hindi rin maiwasang magkabalyahan, lalo na't makalipas ang 3 taon, ay muling natunghayan ang dungaw o ang pagsilip ng Nuestra Señora del Carmen sa Poong Itim na Nazareno. Inihinto ang andas ng Black Nazarene kung saan sinalubong siya ng Inang Birhen. Isa sa mga highlight ng traslasyon ang dungaw na sumisimbolo sa pagmamahal ng Birheng Maria sa kanyang anak na si Jesus Nazareno. Gabi naman na nang makarating ang Poong Nazareno sa Quezon Boulevard, muling pinailawan ang andas. Nagpatuloy ang mabilis na usad nito hanggang sa bandang alas 7:30. Ngayong gabi, dumating na sa Quiapo Church ang Poong Jesus Nazareno. Bok, mean, kasalukuyang ginaganap yung huling misa dito sa simbahan ng Quiapo. Kasabay niyan ay nagsimula na rin maghakot yung Manila LGU MMDA ng tambak na basura na iniwan ng mga deboto dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Nakatakda naman magsagawa ng press conference ang officials ng Quiapo Church bukas para ibahagi yung kanilang assessment sa traslasyon 2024. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat sa iyo, Camille Samonte. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.